What's up, everybody? Welcome to Bob and Bobalik. And guys, pag-uusapan natin is about character set build program. Ayan. So pag-uusapan natin is ano ba ang magandang set? Ano ba magandang build sa isang character? Okay. Now, ang video pong ito ay ginawa para sa mga bago. Nasa mga magtatatanong at may idea na sila kung anong last mong build ang gusto nilang iset. Alright, so unang-una, guys, hindi po ako technically legendary sa ganitong usapin. Nagkataon lang na may experience na ako sa laro. And I'm sharing kung ano din yung senior ng ibang mga pro sa akin. Yeah, sa mga pro na nakikinig, sa mga legendary, sa mga malulufet na player na dyan, ipag-usap lang po kung ano may na-miss ako sa mga sasabihin ko, may kulang, may dagdag, o may gusto kayong i-elaborate, mag-comment down po kayo below at nang sa ganun makatulong tayo sa ating mga tropa. Ayan. So, bago tayo magpatuloy, pakiusap lang sana. Guys, kung bago po kayo sa aking channel, huwag sana natin kalimutan mag-subscribe. Pindutin nyo lang yung button dyan, yung kulay pula na nakalagay subscribe. Iyon o, meron ding bell na katabi yan para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Ayun o, maraming salamat po. Siyempre, meron din tayo mga social media account. Pakita nyo naman po sa baba yung mga links. Sana ma-follow nyo ako doon, especially sa Facebook page. Yun o, maraming salamat po. Now, without any further ado, diretso na tayo. Okay, so pag-usapan muna natin yung dalawang class. Kami na apat na class. Swordsman. Brawler. Archer. Shaman, also known as FS. Now, since ang main character ko is Brawler. Swordsman. Ayun na siya. Boom. Pag-usapan naman natin ngayon is ano yung magandang set sa isang swordsman? Naka-depende kasi yan kung anong klaseng build talaga ang gusto mo. Pero para ma-identify natin kung ano ba yung trick na gusto mong build, alamin muna natin kung ano ba yung mga tipo ng armor. Alright, so tulad ng nasabi ko, pag-usapan muna natin yung two types of set. Meron tayong enhanced set at meron tayong dynamic set. Okay, to... English ko pa eh. Para mapadali. Guys, so isang example to ng isang enhanced na armor. Yun. Okay. So guys, para mapadali, ito yung gawin nyo. Actually, ganito. Ganito magbasa ng isang item para malaman nyo kung maganda or hindi. Okay. Una-una tignan nyo sa isang enhanced type is yung kanyang SF and RV. Yun o. Okay, pag sinabing SF, in special function, ito yun. And kapag sinabing RV, ito yung random value. Yun. Yun o. Yung basahin nyo, hindi alam yan. Yun ang nalaman yung RV is random value. Okay. So, tulad nito, ang maximum HP recovery rate is 0.15%. Dito naman sa random value, ang maximum ay 20%. Pero napakadalang lang ng 0.20. Pinakamataas ko nakita siguro na drop item is 19.99. Yun. Tapos may 15 naman dito. So, yun. Pero may mga armor naman na matataas ang kalidad. 2020 and 2022. Tapos naman.
What the fuck was that? May iba 30, may iba 20. Yun yung mga chumps. Okay, yun yung mga hindi nyo nakikita. O nadadrap. Mga reward yung mga yan. Okay. Anyways, balik tayo sa topic. Alright. So again, kung enhanced type ka, unang-una mo titignan is yung level ng armor. Dalawa lang yung pinakamagandang armor so far. 195 set, ito yung pinakamataas. And 193. Okay. Ayan. Para mapadali, paano mo malalaman kung alin sa dalawa yung maganda? Technically, mas maganda yung 195 kasi pinakamataas siya. Pero, again, sumasabay din naman yung 193 set kung max RV. Max recovery rate. Okay. Para mapadali, again, simplihan natin ganito. Kung kukuha ka ng 193 set, rock set, tapos max RV ka, tapos max recovery rate, ang katumbas nun, kung kukumpara natin sa Damascus o sa 195 set, is at least siguro 12% ng enhance ng Damascus. Okay, so ganun yung comparison. So kung naka-max level ka, naka-max RV ka, and max recall, o sabi na natin max RV na 193 set, sumasabay na siya sa at least 10, minimum 10 siguro. 10% RV ng isang 195 set. Okay, so in short, kung may binibenta sa inyo, Damascus set, tapos nakita nyo, 10 RV lang. Consider. Bahala na kayo. Yun yung mag-consider. Pero kung ako ang tatanungin, parang same lang siya ng 193 set. Kung naka 193 set ka na, max RV, max SF, or recovery rate, then stick ka na lang siguro sa 193. Kasi halos pantay lang din. Gagastos ka lang. Pero kung aakit na siya ng 12 RV, or sabihin na natin 11 RV pataas, yun. Maganda ng patusan yun. Tawag dito. Lalo na, una-una, mura yung mga yun. Nasa 4 some, well, depende sa nagbibenta. Pero, at least 11 RV and above, yun na yung ideal RV na magandang magsimula sa isang Damascus, I mean, sa isang 195 set. As far as swordsman is concerned, ha? So, ang topic natin ngayon, pang swordsman muna. Okay? So, yun yung, well, it can relate to other alin naman set. Pero, focus muna tayo sa swordsman. So, yun. So, again, at least sa Damascus or 195 set, mas maganda mag-start 11 RV and above. Kung 193 set ka, again, kumpletuhin mo na 19. Okay, hindi na acceptable yung below 18. At least 18.80 or 18.50 and above, yun, maganda pa rin yan. Okay. And guys, that's for enhance. Pag-usapan naman natin ngayon, paano ko ba malalaman, paano ko ba ma-identify kung gusto ko ay dynamic or gusto ko is enhanced? Okay. Well, para makatulong ako sa decision nung yan, siguro pag-usapan natin, ano ba yung weakness ng mga armor? Ano ba yung weakness ng dynamic set? At the same time, ano ba yung weakness ng enhanced set? Okay. Una-una, pag-usapan muna natin yung enhanced. Well, o lang, wala akong, kung isa kang swordsman, walang weak point yung walang weak point yung enhance. Except, siguro ito yung weak points niya. Mababa yung RV. Okay, para sa mga bago, ano po yung RV? RV, ito po yung, kung titignan yung armor, What the fuck was that? Sa baba, tingnan niyo yung random value. Okay, may makikita kayo dyan nakalagay defense. Okay, yan po ang tinatawag na RV. Okay.
Sustain ang isang max lore tulad nito. Ang max lore nga pala guys, umabot ng at least 7, minsan 8 to 10 mobs. Depende. Minsan 7, minsan, depende sa mobs. Minsan may 6 lang, minsan may, well, technically, I think siguro 8 to 10. Para sa akin. So, sabihin na natin 8. Kahit na bumabawas pa yan ng 20, at least damage nila, 30 below. Or kahit bumawas man, actually kahit 50 below ang bawas ng mobs, kaya pang i-regenerate yung lugpet. Kasi magtutulong yung regeneration ng armor mo at the same time yung pet mo. So kapag yan nagsama, sabi ko nga, kung nagdodota ka or kung naglolol ka or yun, punta ka lang ng pagpunta mo ng base, check yung life mo buo na. Parang, alam mo yun, ganun kabilis mag-regenerate yung buhay mo. So, ganun yung specialty ng text type. Pero again, ang pinaka-weakness, ang pinaka-weakness lang na nakikita ko sa enhanced type, sabi ko nga, yung RV, yun lang. Kung mababa yung RV na enhanced mo, technically wala na siyang kwenta. Kasi nga, ang main purpose niya is defense eh, diba? So, dapat talaga, ideally, ang kunin mo, mataas. Highly recommended. From 16 to 17. Again, depende sa budget mo or kung gusto mag-start. Pero kung willing kang gumastos, minsanan na lang. Kasi hindi mo nabibili ka nabibili ng ganito ulit eh. Minsan mo lang bibili ito. So, therefore, i-aim mo na yung high RV. At the same time, high recall. Alright, again, ang titignan mo, high RV and high recall. Kasi yung recovery, nagre-range din yan, nag-iba-iba din yan eh. Pag-usapan naman natin ngayon ng dynamic. Okay. So, pagdating sa dynamic or miser type, ang pinaka-unang-unang weakness ng dynamic is buffs. Okay. Anong ibig sabihin sa buffs? May mga buffs kasi sa depende sa character mo, may mga buffs na nagsasacrifice ng evasion rate. Isang mortal na kalaban ng dynamic set ay ang
BA. Berserk Aura. Yun ay isang buff ng shaman na kung saan dinadagdagan yung attack mo. Pero sinasacrifice yung death, I believe, at avoid rate mo. Okay, so yung evasion mo, binababaan niya. Pinapalambot ka niya. Pero, pinapalakas din niya yung atake mo. Alright, guys, have you ever, well, siguro naman experience na makapulot ang PO box. Tama. Hindi ba parang tumataas yung attack mo ng at least 30 to 40%, at least 50% sabihin na natin. What the fuck was that? So kapag nabiyay ka, parang ganun yung feeling. Tumataas yung attack rate mo. Well, not really attack rate, tumataas yung attack mo, yung damage mo. Boom. Ganun na kahahantungan niya. Ngayon, tulad ng isang swordsman, essential po ang BA o importante ang Berserk Aura para sa isang brawler and swordsman. Kung isa kang, well actually kahit anong type, int type ka man, dex type ka man, or pow type ka man, basta swordsman and brawler, kailangan talaga namin yung BA. Kasi walang masya, especially sa swordsman dex, hindi ganun kataas yung damage niya. So, pag binagyan mo ng BA, nakakompensate yun. So, nakakasabay na siya sa mga archer. Tama? Ngayon, kapag kahit na i-BA mo yung enhanced type, okay lang. Kasi nga, may dagdag defense naman yung armor. So, kapag bini-BA mo yung isang character, parang tinanggal mo lang yung additional features. Yung additional defense. Yung bonus defense. Parang yun lang yung tinanggal mo. Pero yung defense ng damit, nandun pa rin. So, kumbaga, kung yung armor, mayroong hanggang ulo, kapag bini-A mo siya, parang tinanggal mo lang yung helmet. Pero nandun pa rin yung baluti sa katawan, paa, kamay. Halos buo pa rin. Gets nyo? Okay, again, that's for swordsman type. Okay? So, kung narinig yung sinabi ko, depende na lang kung ano ang plano niyong gawin. Kung mag-war kayo or lalaban kayo pag-yera, tapos isa kayong dex type, I certainly recommend enhance. Kasi, again, titiba yung ano mo. Kung gera, pwede ka naman mag-die na kasi master type. And kung nakikita niyo guys, wala akong ganong kalakas na weapon. Ang weapon ko capsule lang. Pero naka, nakakapatay pa rin tayo. Kasi nakakompensate naman pagdating sa mga accessories. Okay, so dun naman nadadali yun. So kung gusto mong mag-die na, hindi ka pwedeng mabigyan ng BA. At the same time, kapag ka alam ng kalaban na BA naka-dynamic ka, syempre, i-disable yun, i-BA ka. Kahit matik na yun, mapapatay ka agad. Tama. Ang importante lang naman kasi sa laban is kailangan tumagal ka as much as possible para makalami ka. And kung agad ka namatay, syempre, wala ka rin mapapatay. Tama. Nga pala guys, nakalimutan ko i-mention yung one fatal enemy ng isang dynamic. Accuracy. Yung kapag yung kalaban mo mataas yung accuracy, which is laging nangyayari sa war. Kasi lahat na halos naman ng mga naglalaro sa war, naka-full equip, naka-costume, at yung ibang costume may additional attack rate. Kapag ang attack rate ng kalaban mo ay umakyat ng hanggang 100 din, so syempre matatapatan niya yung evasion mo. Gets? May special guest tayo. Tara, dito si swordsman. Okay. Ayun, tignan niyo, diba? Dalawin mo siyang dynamic. Okay. So, ayun o. Oh. Diba? Nakita niyo, nag-miss. Oh, diba? So, kung nakikita niyo, nag-miss yung atake niya,
yan ang dynamic. So, yun. May mga attack siya na miss. Ayun. Subukan naman natin yung enhance. Galing talaga ni Dark Swordsman. Naging guide ko pa. Smallios. Okay. So, kung nakikita niya guys, tingnan yung difference. Tingnan yung buting life ko. O, diba? Hindi na ako nag-red. Hindi na ako gumagamit ng... Hindi ako gumagamit ng patch. Kung la-update ko yung pet, un-activate. Tingnan yung life. Kita nyo? Kung la-update ko yung pet, un-activate. Tingnan yung life. Kita nyo? Hindi, nagumalaw ang life ko. So, kahit patayin ko na siya. Okay na, Dark Swordsman. Salamat sa introduction. Salamat sa maganda mong demo. Yun, salamat sa contribution mo. Okay. So, guys. So, nakita nyo naman. Buti na lang dumating si Dark Swordsman. Pinakitaan nyo tayo ng isang magandang example kung ano ang pagkakaiba ng isang dynamic at enhanced set. So again, just to clarify, ang enhanced set, ang special feature niya is regeneration. Mabilis mag-regen yung life. And pinapataas din niya ang defense mo. Ang dynamic naman, pinapataas niya yung evasion rate mo o pag-ilag sa mga atake. Pero nasa sacrifice yung ano mo. Depende kung isa kang dex type, makapal na talaga yung defense mo. Tapos kung lalagyan mo pa ng evasion, well, that's a possible logic. Pero again, it's nasa sayo. Kung gusto mong sayangin yung additional armor, go for it. Kung gusto mo namang idagdag or ikapalin yung evasion rate mo, gusto mong ma-cure use, gusto mong tingnan kung anong kung maganda ba yung dynamic na swordsman, wala rin problema. Pero again, mind you, kapag nang dynamic ka, masasacrifice yung attack mo. So bababa ng bababa yung damage mo kasi nakafocus lang sa evasion. Again, kailangan mo nga paangatin yung evasion mo eh. Kung makikita mo, mababa yung evasion rate ng isang swordsman. So kung mag-evasion ka, konti lang idadagdag niyan. Sabi na natin nag-full set ka ng dynamic na nasa 30 to 40 lang yan. Sabi na natin gano'n. So gano'n lang, sabi na natin, well actually mataas na nga yun eh. Tama. So gano'n lang, at siguro nasa mga 30 to 30 reality. Pero real talk, sabi natin yun na positive boy, nasa 40. So kung gano'n lang, paano kung accuracy rate ng kalaban mo? 65. Yung madalas nangyayari yun. So, talo pa rin yung evasion mo. Tama. Ngayon, kung ipo-full axe mo siya, ipo-full accessories mo, wala namang problema, pwede din yun, tataas yung evasion rate mo, pero I don't think aabot ng 100. Hindi pa siguro maximum, mga 60 to 70, hindi na natin 80. If kung lalagyan ka pa ng buffs, pwede siguro 100. Pero again, kung saan yung atake mo, bilang isang swordsman, again, you have to consider yung pag-atake mo. Kasi nga, swordsman de, so you're supposed to be both defense and offense. Pero paano mangyayari kung nakafocus ka lang sa defense, kung titira ka, walang masyadong bawas. Tama? Paano yung kalaban mo, mataas yung damage. Tapos, miser type. Wala ka namang accuracy kasi nga nakafocus ka sa defense, nakafocus ka sa evasion. O diba, tapos BNA ka pa nung kasama ng FS, anong mangyayari sa defense mo, babagsak? O paano kung one-hit combo ka? Starfall DOD, edi tumba ka agad, so wala rin kwenta. Wala rin kwenta yung pag-missile type mo. Kaya nga kung isa kang swordsman, ideally, kung sa war, recommended talaga enhance. Pero kung mag-farm ka, pwede, you can consider it sa farming. Okay? Guys, again, sa mga pro na nakikinig dyan, please help me out. Kung sa tingin nyo tama yung mga kulang ako,
request lang po, pakidagdag na lang sa comment down below para matulungan natin yung mga tropa natin. Okay? Sa mga bago naman na nakinig, salamat sa pag-tune in. Hopefully may nakuha kayong magandang informasyon sa Senado at tinuro ko. Again, hindi ako legendary, I only said something na na-experience ko na. Kasi ganun din ako nung una. Trust me, naka-apat na set na yata ako sa swordsman ko. Kasi I want Dyna. Naka-tatlong set na ako, naka-tatlong parts na ako. And then I realized, nakita ko yung pagkakaiba. Doon ko lang na-realize. Ang daming realize. So, nag-enhance ako. Guys, so thank you very much for watching. Again, sana huwag natin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. And, yun, paka-follow nyo ako sa social media, Facebook, Twitter, Twitch. Maraming salamat, guys. And, next video naman natin, ang pag-uusapan naman natin is sa Brawler. Ano yung magandang set niya? Okay? Okay, salamat, guys. And,